Maligayang pagbabalik! Pag-uusapan natin ngayon si Casimero at Magsayo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating upload. Direkta na ang hinamon ni former WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo, sina Emmanuel Navarrete at Leo Santa Cruz. Sa isang interview nga po, matapos ang impresibong knockout victory nito kontra kay Isaac Abilar, ay walang paligo-ligoy na hinamon sina current WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete at former 4 Division Champion Leo Santa Cruz. Ayon kay Magsayo, ay matagal na umano niyang pinapangarap na makalaban ang dalawang Mexicano, lalong-lalo na umano si Leo Santa Cruz, na nauna na niyang hinamon. Sa kasalukuyan ay may kartada si Magsayo na 25 wins, 2 losses at nagsisimulang mangampanya sa Super Featherweight Division. Navarrete, Shaky Foster, or every Shaky Foster in the world champions in the in this division. I want to fight you guys. That's my dream to fight Leo Santa Cruz. He was my I want to fight him since I was 126. Now he's moved up to 130 and I'm 130. I'm ready to fight him. Malaking bagay sa karera ni Magsayo kung makalaban niya si Santa Cruz at Navarrete, lalo na kung matalo niya ang mga ito. Panigurado nga angat siya sa ranking at mas lalong sisikat ang kanyang pangalan. Samantala, sa ibang balita naman, muling ang bumanat si 3 Division Champion at tinaguray ang angas ng Pinas na si John Riel Casimero kontra sa kanyang mga haters. Sa kanyang official Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy ay sinabi nito, "Nalaos na daw ako at may crying emoji. Wala pa akong laban. Pero bakit lagi nyo akong pinag-uusapan?" Iba-iba naman ang naging reaction ng mga netizens dito. Komento ng isang tagahanga ni Casimero, "Tama nga idol, sikat ka kasi, kaya maraming inggit." Sabi din ng isang netizen, "Laos na daw, yun lang, walang laban. Pero sikat eh." Payo naman ang isang nagkomento, "Huwag ka kasing mayabang, tuloy, inaayawan ka ng kalaban. Paano ka sisikat kung mga kalaban mo ay pipitsugin lang. Kaya inaayawan ka ni Inoue kasi mayabang ka. Ayaw ng hapon na mayabang na tao." Tirada pa ng isang netizen, "Medyo laos na kasi ang fighting style mo ngayon. Di katulad ng dati. Masyadong mapanganib ang galawan mo. Pero ngayon, ibang iba ka na. May yakap ka na, may halik ka pa kalaban mo." Saad pa ng isang fan, "Hahaha, inggit yan idol kasi ikaw lang naman may karapatan labanan si Naoya. Puro sat-sat yan sila. Yung iba nga, halos 10 times na matalo, pero sikat pa rin." Dito ay makikita natin na kahit kilalang tigasin si Cuadro Alas, ay apektado pa rin talaga ito ng mga negatibong kritisismo na ay ibinabato sa kanya. Sa ngayon, ay wala pa namang opisyal na anunsyo tungkol sa susunod na laban ito.